Hi! Ito muli si Sir P para sa Abi Nimo ng Online Talks. Ikwento mo. At ito nga ang part 2 para sa mga significant first 3 days sa buwan ng Mayo. Abi Nimo, ngayong araw na ito, May 3, ay ang paggunita rin ng World Press Freedom Day. Ayon sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO Global Report para sa mga taong 2021-2022, bumagsak ang kalayaan sa pamamahayag o press freedom sa loob ng 5 taon at tinatayang 85% of world's population ay nakaranas ng pagbaba ng press freedom sa loob ng kanilang mga bansa. Violence, online and offline threats towards journalists were recorded high, ayon ito sa pag-aaral ng UNESCO. Kaya naman ang tema para sa taong ito ay Journalism Under Siege. Noong January 21 ng kasalukuyang taon, inilunsad ng Presidential Task Force on Media Security or PTFoMS ang Media Security Vanguards na itinalaga upang maprotektahan ang mga mamamahayag mula sa anumang karahasan at diskriminasyon lalo na sa paparating na eleksyon ngayong buwan. At nito lamang April 13 ay pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11699 o ang batas na nagdedeklara sa August 30 bilang National Press Freedom Day. Muli ito si Sir P para sa Abi Nimo ng Online Talks. Ikwento mo!